Grabe, ang sarap po niya. Hello, kaumami! Another perfect recipe na pwedeng pang-ulam, pwede nating panghanda ngayong Pasko, pwedeng pang-negosyo at pwedeng-pwede nating ipanregalo. At sigurado akong matutuwa ang ating mga ninong at ninang kapag binigyan natin sila nito. Kaya tara, gawin natin! Ito po yung mga rekado na kakailanganin natin. Meron tayong pineapple, raisins, cheese, carrot, green peas, bell pepper, tatlong kulay, at itong hinimalay ko na pang di-design natin mamaya, merong raisins, carrot na design bulaklat, at mahahabang bell pepper. Of course, we have sibuyas, garlic, and 1/2 kilogram na ground pork. Mantika, kaya natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas. Kalahating kilong ground pork. Durog na paminta. Kaunting patis. Oyster sauce. Kaunting asukal. At seasoning. Ketchup na galing sa take-out na pizza. Naubusan po kami kaya ito na lang. Buti na lang, maitatabi. Lagay na natin ang carrot. Green peas. Ngayon pa lang ay titikman ko na kung okay na yung lasa. More oyster. Lagay na natin ang raisins, bell pepper, at cheese. Haluin ulit natin. Okay na ito, papatayin ko na ang apoy. Papalamigin lang po natin kaunti. At mamaya, hahaluan natin ng itlog at i-steam. Habang pinapalamig, ihahanda ko po itong dahon ng saging na ilalagay natin sa ating llanera mamaya. At ito pong ating pinya at yung gulay na nilagyan natin ng design ay ilalagay po natin mamaya bago natin ilagay yung niluto nating baboy. Upang sa ganon, maging maganda yung ating embutida kapag nilagay na natin sa ating serving plate. Ang gagawin ko po ay didiinan ko lang para magkaroon ng pattern. Ayan, saka ko gugupitin. Ganyan. Pagkatapos ko pong gupitin ay magpapahid lang tayo ng kaunting margarine to make sure lang na madali nating matanggal yung ating meat mamaya. Lalagay natin ganyan. Pagkatapos ay maglalagay na po tayo nitong ating mga pinya at inihandang gulay na pang disenyo. Ganyan, so bahala na po kayo kung anong gusto nyong design. Gagawin ko na lang parang buwan, ganyan. Lalagay ko yung carrot sa gitna ng pineapple para lang maging makulay yung ating embutida kapag inilipat natin sa ating mga serving plate. Gawin lang nating medyo creative naman para bongga yung ating mga kakainin or ibebenta or ipapanregalo ngayong darating na Pasko. Sunod itong bell pepper. Lalagay ko lang na ganyan. Kung sa embutido, ang inilalagay ay hot dogs, itlog, ayan. Itong ginagawa natin ngayon ay gusto ko lang medyo healthiest version siya. Dahil karne na, hindi na natin kailangan lagyan ng mga marami pang mga hot dogs. So, okay na yung ating mga llanera. So, malamig na rin itong ating nilutong karne. Lalagyan natin ngayon ng itlog. Meron po tayong 4 na itlog. Babatilin ko lang ng very very light dahil ayaw nating ma-overbatil. 4 po yan para sa kalahating kilong karne. At sa mga gulay naman, bahala na po kayo kung gaano karami yung prefer nyong ilagay. Ang ginawa ko kanina ay yung katamtamang dami lang. Yan, lalagay na po natin.
Yan po yung reason, kaya pinalamig muna natin yung ating embutida para hindi maluto agad yung itlog. I-mix lang po natin hanggang sa mag-coat lahat, bawat ricado. Ganyan na po yung itsura niya ngayong may itlog. Ilalagay na po ngayon natin sa ating mga inihandang lianera. Ayan, so feeling ko hindi po kasha o nasobrahan yung ating lianera. Kaya bubuuin na lang ulit natin yung ating pineapple. Ayan, para naman hindi sayang. Malalaki po pala itong naihanda kong lianera. Feeling ko sa apat lang po siya magkakasya. Kapag naman kinulang ay siksik na lang natin. Ayan, kung gusto nyo ng mas maliliit, ay gumamit na lang po kayo ng maliliit na lianera din. Napakabango po niya at napakasarap. So ayan, sakto po yung ating apat na malalaking lianera. Ayan. So ganyan po siya. Huwag po nating pakapunuin dahil tataas pa po yan dahil sa ating nilagay na itlog. Ayan, tamang-tama, kumukulo na rin po itong ating tubig sa steamer. Sasalatsan na natin. Papatungan lang po natin ng foil para hindi magtubig at hindi pumasok ang steam. Steam lang po ito natin ng 8 to 10 minutes. Ayan mga ka-umami, after natin ma-steam ng 15 minutes, sinabi ko kaninang 8 minutes, pero hindi pa siya totally nabuo, kaya nag-add ulit ako at umabot ng 15 minutes. At pinalamig ko nga po muna, so ganyan lang itsura niya ngayon. Gagamitan lang natin ng kutsilyo para hindi dumikit sa gilid. So yung dahon po ng saging ay nagkusa ng naiwan sa ating lianera mga kaumami. So ayan kaumami, medyo lumamig na po yung ating embutida. Syempre hindi na ako makapaghintay na matikman. Tingnan nyo naman po, itsura pa lang napakasarap na. At sa sobrang ganda, pwedeng-pwede natin itong gawing pang negosyo. Panregalo o giveaways ngayong darating na Pasko. Tikman na natin. Yan. Wow, parang embutido po talaga siya. Pero dahil kakaiba yung paraan ng ating pag-prepare, ay tatawagin nating embutida. Napakalambot ka umami. At hindi po siya dry. Napakabango dahil kompleto ricado. Perfect. Grabe, ang sarap po niya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na at pakishare ang video. Thank you for watching.